Ito yung registration sa Mount 362. So makikita nyo, may dalawang daan, Wajowa at Magjowa. So dito tayo sa Magjowa, sir. Wajowa. Wajowa. Kamo sa Wajowa. Okay. Then after sa Wajowa, ayan ang washing area nila. Okay. At nandito po kayo sa aming barangay. Unang barangay din po ng bayan ng Caranglan ay ang barangay Puncan. Ito po yun, pinaka-jump off. At ang ginagamit po nating trail ngayon ay ito pong kulay purple. Yung pong ayaw na umuwi mamaya ay open po sa kanya yung mga trail na iba. Yon, so yon. Ayon po sa sumukat ay mababa lang naman si Mount Trade 7. Siya po ay may sukat na 761 meters above sea level. At hindi lang po basta hike yung pagpunta nyo dito, malaking bagay po. Kundi katulong po namin kayo sa pagpapaganda sa kanya. Sana dumating yung panahon na pag-sorry namin sa gobyerno ay meron din silang makikitang pagbabago. At sa likod doon, wala po kaming pondong binibigay. Kaya malaking bagay po yung mga entrance ping binibigay nyo dito. At saka dagdag hanap buhay na rin po sa taga rito sa amin at siyempre nagbabayad kayo ng guide. Lalo na sa panahon ngayon, mahirap po talagang manarabaho dahil po parang kinukontrol nila tayo lahat. So yun ano po, paulit-ulit po yung pagpapasalamat namin sa inyo dahil siyempre pag-uwi naman ng mga guide namin ay meron na naman sila mga pambili ng mga bigas at meron mo na sila pag-asalo-saluhan sa kanilang mga pamilya. Ano pa? Yun ang mga kasama ko. So after 1 hour ng paglalakad, lumiwanag siya. So nag-start kami ng 5 a.m. So 6 a.m. na. Ha, medyo mahaba yung assault. Medyo pawisan na kasi bihira akong mag overnight camp kasi pag nag overnight ang bibigat ng dala. So ito yung bit ko, ayan. So may tent, maraming tubig, lahat, buong kwarto ko na yung bit ko. Tsaka isa pa importante, maraming pagkain. So based dun sa research ko dito sa Mount 387, walang water source. So mauuho ka talaga, kaya better na magdala ka ng water. Pero meron namang nagbebenta ng water dun sa jump off. Pwede ka rin bumili. But in my case, marami akong baong tubig. So isang oras na tayo naglalakad. Ayan ang malalakas na hiker. Yan. Isang oras sila naglalakad. Pero maraming stopover. Hello vlog, welcome to my guys. Isa sa mga marami dito, duyan. Ay magsasawa ka sa duyan. Ito may mga flowers na, oh. Ang ganda. So yung iba makakita lang ng duyan, titigil. Pero ito, mas maganda yung duyan dito kasi, kuya, anong tawag sa punong ito? Pine tree po. Pine tree. So maganda yung pine tree. Tsaka sobrang linis. Ang bango-bango. Parang may mentol yung pine tree na yan. Oo nga, ayun.
So malamang itong mga kasama ko, titigil ulit sila dito. Kasi makakita lang sila ng duyan. Titigil sila. So anong oras pa kami makakap doon ng summit? So hindi nila alam itong sinasabi ko ngayon. Pero pag napanood nila, ayan. O, tinan mo, titigil sila. Sila po yung addict sa duyan. Grabe, addict sa duyan. Okay, so may isa na namang duyan dito. Ayan yung bundok sa likod ko. Ayan ay ang bulubunduki ng Nueva Vizcaya. So ang Mount 387 ay nasa dulo na ng Nueva Ecija. At ayan, so kung gusto nyong bumisita sa Nueva Vizcaya at kung may lakas pa kayo, ayan, no? Pwede nyo nang puntahan. Ah, sarap dito. Maraming nagdala. Nagdadala na sila ng mga nauubusan nyo minsan. Okay, so kami ay aakyat pa doon. So after noon, malapit na kami sa summit. So nakita nyo doon yung mga bundok ng Nueva Vizcaya. Pero pag akyat natin doon sa taas, yun na yung Chocolate Hills of the North. So we'll see kung katulad siya ng sa Bohol. So that's the Chocolate Hills of the North. And ayun doon ang Mount Arayat. So bago pumatak ang malakas na ulan, so we will tour you dito sa mismong summit, and yung mga nakuha kong information ay galing mismo sa lokal. Itong nilalagay nila sa mga pine tree, katulad itong nakikita nyo. Ito ay para hindi kuhain yung part nitong mga pine tree kasi ginagawa itong panggatong. So mabilis itong magliyab. And sabi nila, kahit daw basa yung kahoy ng pine tree, mabilis pa rin siyang magliyab. So dito sa summit, marami silang bagong tayong attraction. Kaya pupuntahan natin isa-isa. At malaki yung campsite. Kaya ng more than 100 na mag set up ng tent. Kaya pwede kayong bumisita kahit malaking grupo kayo. So ito yung tent ko. Sisilipin natin yung isa pang campsite dito sa 387. Medyo patag naman siya, kaya maraming po pwedeng tigilan dito. And then mapapansin nyo, meron ditong magandang bulaklak. Ayan. Tinatanong ko yung mga lokal dito. Pero hindi doon nila alam kung anong tawag dito sa bulaklak na ito. So sinasabi nila, ito ay galing sa dugo ng mga Hapon. Kasi naging kuta ng mga Hapon itong lugar na ito. So meron ding place dito yung mga guide. Kasi kami, meron kaming tent. So sila, meron sila ditong kubo. So dun sila matutulog. So dun sa kubo, nandoon na rin yung CR. So yung CR, itinayo nila dito kasi na-experience nila yung mga Chocolate Hills parang lumalapit. So yung ibang mga tao, mga hikers, mga guests,
dahil walang CR. So kung saan-saan na lang nagtatapon ng kanilang chocolate hills. So magbabayad ka lang. Donate nyo na lang yung bayad nyo para ma-improve yung facility dito. So nagtutulong-tulong yung mga samahan dito. Inapo ako. Nagtutulong-tulong yung mga samahan dito ng mga lokal para mas ma-improve itong place na ito. So nagsimula lang siyang maging tourist destination noong 2017. Kaya in fact 4 years pa lang na naging puntahan na itong lugar na to. Mapapansin nyo rin, meron ditong mga bamboo and then katabi niya merong punong kahoy. So part ng mga activity dito ng mga guests ay mag tree planting or kung wala namang itatanim, either magdilig sila ng mga halaman dito. So para gawin nila yon, so para gawin nila yung pagdidilig, so ito yung tinuro sa akin, ibubuhos yung water dito. Ayan. Ibubuhos yung water dito sa bamboo. And then, yun, madidiligan na sila. So that's the system dito. Mapapansin nyo sa tuktok wala masyadong mga puno. So sana, after few years, tumubo na yung mga puno dito para mas maging maganda tong lugar ng Mount 387. So ito, makikita nyo meron din sila ditong boat. Okay. So itong boat na ito, I love Mount 387. So pwede rin dyang sumakay and then magpa-picture. And then ang background nyo ay ang magandang chocolate hills dito sa Nueva Ecija. Ang special dito sa 387, ang dami nyo makikitang probinsya. So makikita nyo ang Pangasinan, Tarlac, Bataan, Pampanga, Nueva, Vizcaya. So ito, kitang kita, even yung Sierra Madre. Ito lang yung bundok na nakitaan ko ng may Philippine flag sa taas. Kasi historical tong place ng 387. Ito yung tinatawag na Batong, ito yung tinatawag na Batong Awat Peace Park. Kasi itong 387 ay tinatawag ding Mount Batong Amat. Okay, bakit tinawag na Batong Amat? Kasi nanggaling ito sa Batong Alamat. Kasi sinasabi before na itong lugar na ito ay may mga nagpapakitang multo. So far, wala pa naman ako nakikitang multo. Ayan. Pero dahil maliwanag pa, we'll see kung may magpaparamdam dito. So kaya tinawag itong Batong Amat, that's Batong Alamat. So ito, naglagay din sila ng isa pang attraction dito. So andito tayo ngayon sa Mount 387 and then that area, yan ang Nueva Vizcaya. Okay, bakit siya tinawag na Mount 387? Kasi yung area kung saan pinapangalagaan ito ng samahan dito ay 387.9 hectares. So pwede nyo tanongin, bakit hindi pa binuo yung Mount 387.9? Sabi ng guide, baka naman daw magmukhang radio station. So instead na sabihin Mount 387.9, tawagin nilang Mount 387. O, diba? Okay, nasa taas ako ng isang malaking bato and ito yung view na nakikita ko dito. Ayan. Na sobrang ganda. At sana maraming turistang pumunta dito. Sana maraming pumunta dito kasi malaking bagay yung pagpunta dito ng mga hikers. Kasi yung pagbisita nyo, yung pagkuha nyo ng guide, pagkuha nyo ng porter, ay pangkabuhayan na rin ng mga lokal dito. So malaking tulong ito sa kanila. At sana suportahin natin sila.
sa pagpapaganda at pag-promote nitong Mount 387. Isa sa mga attraction dito, ito, sinet up nila ito. Pero sa baba, makikita nyo, medyo mataas na yung lugar. In fact, bangin na ito eh. Pero makikita nyo, maganda yung pagkakaset up. Ayan, so subukan natin. At hindi naman tayo mahuhulog dito. Ayan. Ayun, meron pa dong isa pang attraction na pwedeng puntahan. So merong heart shape, pero hindi na ako pupunta doon. So this is the campsite, and mapapansin nyo, ito, pa hapon na, and nag-start ng mag-fog sa paligid. But ito, nagbabadya na rin umulan dito sa Mount 387. So meron ditong kubo. Ayan, dito muna tayo. But magandang makita ito, itong fogging sa likod ko. Ayan. Nagsisimula na rin dumamig dito sa summit. Kaya the best din ma-consider na mag-camp kayo dito. So include Mount 387 sa mga lugar na dapat nyong bisitahin dito sa Nueva Ecija.